Sa panahon ngayon, ang hirap umasa kasi lagi kang nasasaktan kapag nag-overexpect ka. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang 5 reasons bakit huwag dapat tayong mag-over umasa para sa kahihinatnan ni Celeste Cortese for Miss Universe 2022. Sa totoo lang, malakas talaga ang chance ni Celeste Cortese para sa Miss Universe, lalong-lalo na sa kanyang preparation. And facially wise, she is one of the prettiest na candidates na naipadala ng Pilipinas na yung batch ng Miss Universe. However, huwag tayong masyadong pakampante. Kaya, without further ado, pag-uusapan na natin ang mga reasons na dapat huwag tayong mag-expect. Number one is masasaktan ka lang. Yung kumbaga over-expectation can really lead to disappointments, tapos andyan na yan, magde-result siya sa pagkawala ng gana. Ayun, mawawalan ka na ng gana kasi, alam mo yun, masyado kang nanggigil, masyado kang nag-over-over-expect na akala mo, makukuha mo yung goal mo. Kaya lang, yung resulta is parang otherwise or parang kinulang pa. Parang kulang pa ng kick yung ina-expect mong result. So, ayun, mahirap masaktan kasi once nasaktan ka, mawawalan ka na talaga ng tiwala, ng chance ulit, or hindi na magiging katulad ng dati yung energy level mo. So, yes, masakit talaga malaman ang katotohanan, lalong-lalo na kapag yung katotohanan na yon is hindi yun yung ina-expect mo. The second reason is meron na tayong corona kasi. So, binansagan na tayo ng mga ibang countries such as yung mga foreign vloggers na isa sa mga pinakamatinik na kalaban sa beauty pageants kasi nga halos lahat, including 4 major crowns and yung mga ibang minor crowns, nakuha na natin and ilang beses na tayong nanalo. So, we are considered as a powerhouse country sa mga beauty pageants kasi nga, syempre sa Miss Universe, 4 na. And hopefully, pang 5th si Celeste sa international, may 6, Earth, may 4, and Miss World, may 1. So, mataas na talaga yung respeto ng mga ibang countries sa atin. Kaya okay lang kung ma-first cut si Celeste, second cut, basta ma-okay na sa akin na masemay siya. The third reason is yung performance. Bakit? It's because kahit na very stellar yung performance nung national pageant, tapos nung preliminaries, pero nung finals medyo naging dry, naging walang kabuhay-buhay, super lamya. Parang wala ng energy yung itsura niya nung finals night. So, hindi pa rin natin pwedeng sabihin na super eto ang talagang pwedeng maka-clinch ng crown. So, ang the best na pwede natin gawin dito is supportive mechanism. Kasi, kapag meron tayong moral support, yung very positive lang tayo, dito talaga natin pwedeng matulungan ang isang candidate na maging consistent yung kanyang spirit tapos yung confidence niya para consistent yung kanyang performance all the way sa finals night. Ang pang-fourth is pageant fan behavior. Magkakaroon talaga ito ng impact, lalong-lalo na very active ang bagong owner ng Miss Universe. And akala natin si Miss Anne JKN lang ang active. Marami din siyang mga spies, mga staff na nag-o-observe sa mga pageant fans each country. So, hindi talaga natin maiiwasan na merong Rotten Tomatoes sa isang basket na nagkakalat sa live, sa mga posts ng Miss Universe. Hindi talaga natin maiiwasan na may nakikipagbardagulan sa mga kapwa Pinoy or sa mga foreign na mga pageant fans. That's why kung minsan tinataguri ang mga rabid fans ang mga Pinoy dahil yung iba talaga hindi naiiwasan yung negativity sa pagpo-post ng kung ano-ano or comments ng malala sa social media. Kaya pwede rin itong maging rason sa stellar performance ng candidate or yung kahihinatnan ng candidate sa isang pageant dahil may mga ibang pageants din na kinoconsider talaga ang fan behavior as one of the most crucial impacts sa standing nila sa pageants. Ang pang-5 is all about destiny. And yes, marami pa rin ang magsasabi
na depende kung destined talaga siya na manalo as Miss Universe for the fifth crown sa Pilipinas. Why not, 'di ba? Pero depende rin 'yan sa mga factors kagaya ng confidence factor niya, yung pasarela niya, yung performance niya, yung mga ganon or yung health niya, 'di ba? Kasi hindi mo rin talaga masasabi. Pero kapag hindi para sa kanya yung corona, it means sorry talaga. Ibang tao ang nakatakda para manalo ng Miss Universe. So, let's accept the fact na it depends kung sino talaga ang destined to win this year or this edition ng Miss Universe. Sobrang sakit talaga malaman ang katotohanan. Parang pag-ibig lang yan. Kumbaga, yung inaakala mong boyfriend mo for 5 years or even 10 years, biglang nalaman mo na may ibang boyfriend na pala. So, it's very unpredictable talaga. Dapat lagyan mo yung kalahating percent or ilang percent na pagmamahal para sa sarili mo para naman if ever na merong unexpected scenario na malalaman mo or madidiscover mo, at least nagkaroon ka ng reservation para sa sarili mo na hindi ka masyadong masasaktan. Tsaka, if ever man na first cut lang ang inabot ni Celeste Cortesi, huwag naman natin siyang i-bash. Mas lalong-lalo na kapag nalegwak siya. Hindi naman niya kasalanan if ever man na may eltukuyo ang Pilipinas. Ginawa naman niya ang best niya. Yung dedication niya, effort, lahat binuhos niya para sa pageant na ito tapos biglang eltukuyo. Hindi yun ang basihan para i-bash si Celeste Cortesi, lalo na kapag hindi niya na-satisfy yung expectations mo. So, yes, huwag tayong sobrang umaasa sa mga things na very uncertain para in the future, hindi tayo masaktan. Kaya I hope nakarelate kayo sa video na ito, lalong-lalo na sa mga mahilig mag-expect pero in the end, ikaw ang iniwan. Kaya mag-ingat-ingat ka and alagaan mo rin yung sarili mo. So that's it. Thank you for watching and always remember to stay safe and happy.